Magandang gabi Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Tuluyan na nga nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Ferdy ngayong araw. Alas 4 kaninang hapon yan po ay namataan sa layong 400 kilometers northwest ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ito ang hanging aabot sa 175 kilometers kada oras at bugsong nasa 210 kilometers per hour. Nagpapatuloy ang pagkilos nito sa direksyong northwest, bilis naman na 20 kilometro kada oras. Matatandaan nating Lunes nang pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility at naglandfall sa Batanes kaninang hating gabi. At dahil nga sa epekto ng bagyo, nakataas ngayon ang gale warning sa may bahagi nitong northern at western seaboards nitong northern Luzon. Dahil sa mga nabanggit na baybayin, bawal munang pumalaot, lalong-lalo na ang mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21, on the road na. Ano, Ten? Ang package? Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay. Very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Ten, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At samantala, bago pa man lumabas ang bagyong Ferdy, nasundan ito kaagad ng isang panibagong sama ng panahon. Ito po ang bagyong Hiner na ngayon ay nasa kategoryang typhoon at alas 4 kaninang hapon ito po ay namataan sa layong 1,035 kilometers silangan ng Kasiguran Aurora. Taglay nito ang hanging nasa 130 kilometers per hour at bugsong papalo sa 160 kilometers kada oras. Inaasahan ang pagkilos nito sa direksyong northwest, bilis naman na 25 kilometro kada oras. Batay nga sa kasalukuyang pagtaya, hindi naman ito tatama sa anumang bahagi nitong ating bansa. Gayon man ang mangyayari, posibleng palakasin ito ang habagat kaya naman magiging maulan sa mga susunod na araw. Pero magsisimulang bumuti ang panahon at pagsapit ng araw ng Linggo. At kaugnay nga nitong mga pag-ulan, naglabas ng thunderstorm advisory ang pag-asa. Sa abiso kaninang 4:31 ng hapon, nagpapatuloy ang 3 oras na pag-ulan sa bahagi nitong Metro Manila, partikularly sa may Quezon City. Sakop po niyan itong Tandang Sora, Diliman at Barangay Project 8. Sa Metro Manila pa rin, mga pag-ulan ang nararanasan sa Balintawak, Caloocan, Malabon at Valenzuela. Sa kaparehong oras, naglabas din ang abiso para naman sa bahagi nitong Alabat, Quezon at Calawag sa probinsya ng Quezon. Same advisory din para sa mga Tagalubaw at Sasmuan sa probinsya ng Pampanga. Parehong abiso din itong mararanasan sa may bahagi ng Laguna, Rizal at Cavite. Sa kaparehong oras, naglabas din ang thunderstorm advisory sa Nueva Ecija, Zambales at sa Bataan. Ganon din sa may bahagi ng Batangas, Tarlac at Bulacan. 5:50 naman ng hapon, naglabas din ang magpapatuloy ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bukidnon, Misamis Oriental, Agusan del Sur, Lanao del Sur at sa North Cotabato. Gayon din sa Maguindanao, Davao del Norte, Davao Oriental at Compostela Valley. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desserie Dionio. Magandang gabi po sa inyong lahat.